Sabi, agyo pa naman, nanane. Kaya pa naman. So ano daw ang gawin mo kapag ikaw ay nahihirapan? Balikan mo siya, sabihin mo, manalangin ka. So kung nahihirapan, manalangin, nagagalak ba? O tanungin mo siya, nagagalak ka ba? O kapag nagagalak ka, anong gagawin mo? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. So dito, ipinapakita niya sa mga mananampalataya, anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, kung nagugulumihanan ka, nahihirapan ka, pasan mo ang daigdig, ayan, anong sabi niya? Manalangin ka. Laging may way out ang Diyos at isa ay ang pananalangin. Kung nagagalak ka naman, magpuri ka sa Panginoon. Kung may sakit ka, manalangin ka rin. Amen? At pwede mong ipag-pray ka ng iba. Sabihin mo na, oh, pakipreyo ko. Amen? Kasi napaka-importante din na mayroong nananampalatayang kasama natin. So, ibig sabihin, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, isa sa pinakamainam na pwede mong gawin na magdadala ng napakagandang resulta ay ang manalangin. Amen. So, what is the power in praying? Ano po ba ang kapangyarihan o one of the wonderful results na ibinibigay ng panalangin sa atin? Of course, we will learn from the life of Jesus himself. Jesus was a prayerful one. Nakita natin yan sa kanyang buhay while he was here on earth. And even today, Jesus, who is seated on the right throne of the Father, is interceding for us. Nang siya'y narito, namatay na siya para sa atin, nang bumalik siya sa Ama, nakaupo siya sa kanang tronong nananalangin pa rin para sa atin. Yun ang kanyang ministering ibinibigay sa bawat isa. And even before siya'y pumunta sa kalangitan, nagpray din siya. He prayed for the disciples and for the world. That is in John chapter 17. So ano po yung isa sa wonderful results ng panalangin sa buhay natin? Sabi po ng Luke chapter 6 verse 12 to 13, nang panahong iyon, ang sabi niya, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, pumili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niyang mga apostol. So ano po ang ginawa ni Jesus bago siya pumili ng mga apostol? Nanalangin siya, magdamag ang sabi po dyan. So, hindi ko naman po sinasabing magdamag kayong manalangin. But the point here is, bago siya gumawa ng desisyon, bago siya pumili ng mga tatawagin niyang disipulo, siya ay nanalangin muna. Tayo po ba, bago pa tayo pumipili sa buhay, tayo po ba'y nananalangin muna? Anyang bang migyasawa ka pag pig-pray me pa? Anyang may, nung pumasok ka sa trabaho, nag-apply ka sa trabaho, pinag-pray mo muna ito. Nang may kipate ka, pig-pray mo pa. Nanalangin po ba tayo? Ibig sabihin po, one of the wonderful results of prayer is that prayer protect our choices. Protection from wrong decisions ay isa pong napakalaking pagpapala sa atin. At yan ay nakukuha natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kapatid, paalala lang ito. Alam ko, matagal na tayong Kristiyano, alam nyo na, bago mo piliin ang isang bagay, bago ka magdesisyon sa ano pa mang bagay, piliin po muna nating manalangin. Si Jesus nga, nanalangin at tinpang may kalagpas, karetang pinili, no? One of them betrayed him, and one of them denied him. Pero lahat ng yon is to fulfill the purpose of God. So, ibig sabihin, di mas lalo pala tayong malapit sa maling desisyon kung hindi tayo nananalangin. Mas malapit tayong magkamali kung hindi natin muna ito ipinapaubaya o sinasabi sa Diyos. Kasi kung minsan, we just present our plans to God, imbis na sabihin natin, Lord, nanupuwari yung plano yung patungkol kanini.
Kung minsan para bang approving officer ang Panginoon na Lord, paki-sign mo na ini yari ning gawa ko. Pumayag na kamo. Hindi. So sa pananalangin, binibigyan natin ng proteksyon ang ating sarili para maiwas tayo sa mga maling desisyon sa buhay. Bakit po? Why choices are important? Because your choice today will become your destiny tomorrow. Kung ano ang pinili mo ngayon, kapatid, yan ang magiging buhay mo. So, yung magkiasawa ka, nung emepig, pray ang gangang gaya ng asawa mo. Nung may gobra ka, nung may garal kang ketang kurso mo, yan ang magiging profession ng buhay mo. So, kung ano ka ngayon, kapatid, yan ay base sa mga desisyong ginawa mo noong una. Kaya po, napaka-importante na bago po natin gawin ang isang desisyon sa buhay natin, ito'y kailangan nating ipagkatiwala sa Diyos. So, through prayer, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 23, so, pwede mo bang pakisabi sa katabi mo, mag-pray ka pa, bayo ka mamili. Ano man yung pipiliin mo? Asawa man yan, trabaho man yan, amen, a racket man yan, business man yan, o kaya decision man yan sa buhay natin, bago mo gawin yan, kapatid, mag-abroad ko, liko, magkiasawa ko, liko, dagdagang koreng anak ko, liko na lang. So ano man ang decision gawin mo sa buhay mo, napaka-importanting ilapit muna natin ito sa Diyos. Humingi tayo ng karunungang nagmumula sa Kanya upang maiwas tayo sa mga maling desisyon sa buhay po natin. Amen. Amen. Bakit? Ang sabi ng 1 Corinthians 10:23, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Kaya mahirap pumili kasi mayroong sense of freedom. Mayroon tayong kaisipan na pwede ko namang gawin kung ano yung gusto ko kasi nga malaya naman ako. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, huwag nating gamitin yung kalayaan natin upang muling paalipin pa sa mga dati nating buhay, sa mga dati nating gawi. So mayroong part sa atin na nagsasabing, pwede mo na yung gawin yan basta't makapagpasayake ko. Pero kapag ikaw ay nananalangin, tinuturuan ka ng Diyos na pumili ng hindi lang makapagsasaya sa'yo, kundi pumili kung ano ang makakatulong sa'yo. Hello? Are you with me? Are you with me? So sa pamamagitan ng panalangin, tinuturuan tayong piliin kung alin ang nakakabuti. Oo, malaya kang makipag-away, pero ang tanong, makakabuti ba sa'yo yan? Hello? Malaya kang maging tamad, pero ang tanong, may ibubuti ba sa buhay mo yan? Malaya kang hindi magsimba, kaya lang ang tanong, sino ang talo? Nakakabuti ba sa atin ito? Malaya kang lumayo sa Panginoon, kaya lang makakatulong ba sa atin ito? So kung tayo'y nananalangin, tinuturuan tayo ng Espiritu ng Diyos na piliin kung ano ang nakakabuti at nakakatulong. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, piliin mo ang nakakabuti at nakakatulong. Hindi lang nagpapasaya sa atin. Amen. Bakit parang ayaw nyo na? Nakakabuti at nakakatulong. So kapag medyo alanganin ka sa choices na gagawin mo, mas mainam pong ipaubayan natin sa Diyos kung ano ang mas mainam na piliin natin sa buhay. Amen. So that is the first blessing or the first power in praying, the power to protect our choices. Kaya naniniwala po ako na sa umagang ito, ang lahat ay mga Kristiyanong matalino at marunong pumili ng nakakabuti at nakakatulong sa Kanya. Tandaan mo, kung ano man ang pipiliin mo ngayon, may effect yan sa buhay mo sa mga darating na panahon. Kaya pumili tayo ng tama. Amen. The second one, ang sabi po niya, Luke chapter 22 verse 40. Pakibasa po ninyo. Sige po, ang sabi niya, this is Jesus speaking. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng
tukso. And once again, inulit niya sa Luke chapter 22, verse 46, ang sabi niya, this is the yung ito yung eksena sa Garden of Gethsemane na sinamahan siya ng kanyang alagad na si Peter, James, and John. At ang sabi niya sa kanila, dito muna kayo at ako'y mananalangin. Pero ano pong ginawa nila? Sabi ng 22:46, bakit kayo natutulog? Tanong niya, bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So tanungin mo yung katabi mo kung mukhang tulog, bakit ka natutulog? Okay. Bumangon ka at huwag padaig sa tukso. So, another power in praying is the power to overcome temptations. Ang taong nananalangin, ang tukso po laging nariyan. Hindi naman yan nawawala every day of our lives. Tama po ba tayo? Kaya lang, ang natutukso ang tao kapag pinapatulan niya yung tuksong dumarating sa kanyang buhay. Ngunit kapag tayo'y nananalangin, sa bibig ng ating Panginoong Jesus mismo, nagmula ang sabi niya, manalangin kayo upang hindi madaig ng tukso. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo yon? May kani-kanya po tayong tuksong dumarating sa buhay. Kuminsan tukso ng bisyo, nung dati kang magbisyo. Amen. Tukso na nitang mango, bro. Amen. Tukso na nitang anak mo para may kapali ka, mimwa ka. Tukso na ni ngobro na magpakapagal kang todo. Tukso na magulumihanan ka, tuksong tumakot ka nung atikang panamdaman king katawan mo. Iba-iba pong tukso yung dumarating sa atin pong buhay. Kaya kapatid, napaka-importanting manalangin po tayo. Amen. Itamo naman po yung makabalo nung nanoy tantuksong etamo pa apa pagtagumpayan King B. Isukutan niya po kang Lord dito, pwede po. Malapit niyan datang ni Lord, dapat mag-graduate tana, karetang makanitang bage. Amen. Isukutan niya kang Lord dito. So kagising mo nga, baksabihan mo, Lord, magkasakit ko kening bage ngayon ni, kunwari, nung pama ni Garilyo, magkasakit ko, Lord, king pama ni Garilyo ngayon ni. Kung minsan, dapat hindi po tayo kulang ng karunungan. Happy naman eh, nengkay, akitane, itang mismong magtinda, itang mismong mag-advertise sa sabihan na cigarette smoking is dangerous to your health, pero nakarin niya po yung karunungan, pili tayo pa rin gagawan king bieta mo. Hello? So, pasaup tamo po kang Lord na isuko me. So, nung makaya pulo kang istik, dahil king biyaya na ning Ginu, may ka 9 na kangeni. Kindara tangayal do, may ka 8 ka. At least po, God is changing you from glory to glory. Buri na sabyan, kahit makanano, tatalab naman ning salita na ning Diyos. Pero nung apulong istik, may gupisa niya sinimba, kapulong istik hanggang ngeni, 11 niya po, ay bala mo po, atintang problema. Hello? So sabihan mo kikasiping mo, dapat bra, dating magbayo. O kaya atin mababawas. Nung alak naman yan, nung dati makametong kang case, ngayon yung mga 11 bote niya mo. At least may bawas yung metong. O nung tataya na ka man, amen? O dati makaninin tataya mo, ngayon yung naman may bawas na dapat. Amen? Ang gaketan tuluyan ng milako yan king kekatamong bie. Amen? O kung namin kasiping mo na nung tutukso keko, nang kaya liya na nung nino. Masakit me kibaya sabyana ni nupay mo balo iko. Tutukson mo kung nga makiramdam. Makiramdam ko kang pastora, kukwento ka kukwento. O kaya naman matutud ka, milalako ko focus kaya kay ika yung tukso hamon. So kung sino pa man yan, ano pa man yan, amen, sa pamamagitan po ng panalangin, na pagtatagumpayan po natin ang mga bagay na yan. Amen. Naalala ko po noon, ako rin dati, managkaskumo rin po. At tapos sa inyong anak-anak ko kanita, gaganak ako, nang kay lulub king isip tamo ito, pero re-rebuke tamo po. Amen? Nang gaketang tuluyan ng milako kaya katamo, retang salitang e naman, masanting pakiramdaman, at e naman masanting sasabihan mo naman. Amen? Amen? O itamo po, king kalusugan tamo, alimu naman po iting tukso, nang kay ating tuksong bala mo malaguya, pero nang kay makasamane kaya katamo, nang kay sobrata sipag,
ang gaketang sayad na ka, mga paborening katawan mo. Itabang malinis ka at the expense of your health. So dapat din po pala, mamili tamo mo rin po. Amen. Sabi mo king kasiping mo, eh, may sasagaran ng katawan mo. Mm-mm. Dapat po alagaan. May nung lawen, may maganda yung naglilinis, nagtatrabaho sa bahay, pero kung mapapabayaan ang kalusugan mo, di ba't higit na mainam ang kalupiliin ang kalusugan kaysa kitang obra king? Bale, pag-pray mo, dinanak ang extra blessing, Lord, bangka nito, matikang ayok pa, manupa ka, or makanano yung gawan tamo. Amen? Amen. Nengkay kasi ating temptation na lupa nemang masanting, pero dapat pilinan may ing mas masanting. Nung ma-between masama and masanting, syempre pilinan may itang masanting. Nung namang masanting kitang mas masanting, pilinan tayo itang mas masanting king kaya katamo pong biye. Amen? Amen. Kareng estudyante, naano kaya yung temptation da rin na mangopya niya mo, o kaya i-google na niya mo itasagot. Pero mas, malagwing purpose na may pasarya, pero eta naman mababiyasa yung purpose tamo, kaya magaral tamo, bang kanito, mabiyasa tamo. Aga nakakepo itang kaklase kong high school, sabi na, oh John, sana masakimuri pala yung mapangopya niyang magaral, ano? Kutang yun po, bakit? O te, kumangutang. Sabi ko, kutang yun. O, bakit ako? Kasi ano po itang ma-interview? Wala na kang pipagopia, nana. O, maili kayo pa. Okay. So, at least, kaya mo too late na niya nga realize na ito. Wapin naman, kaya po itang mag-aral ko, ay akabos may itang subject kay ito. Pero po itang man-interview na kalani man itang kasiping mo, eh, de. Bangka nito, kutang may nung naning sagot mo. Kaya, sa pamamagitan po ng panalangin, hallelujah, ang Panginoong Jesus na mismo ang nagsabi, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. So, prayer is an offensive weapon. Panlaban tayo po, pangdepensa tayo, karetang nanuman pong tuksong daratang king biyatamo. Siyempre, aminan tamo at tali, atin pong kanya-kanyang temptation na daratang King Biyatamo po. Amen? Sabi po ng Santiago 1:14-15, natutukso ang tao, yan. So, yung tukso at chuyaken, at chuke katamo nung patulan men. Ano po yung sabi na? Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So, ibig sabihin, tukso, tapos nanuya po ka, no? Pachetinubuyak yung puso mo, magbunga yung pagkakasala. Ating pagkakasala, pwede yung lumala na magbungang kamatayan. And totoo po yun. In the natural, itang taong magbisyo, kung minsan, nakakaranas din sila ng premature death. Eh mo pa lugar, eh mo pa dapat oras, pero dahil pinabayaan mo yung sarili mo, ala na. Amen? Kaya po, at ang kasalanan ay may epekto din talaga sa buhay natin. So, pachem, in kasi po yung sin, addictive yay eh. Kaya hanggat maaari, buri ng Lord, maiwas ka king tukso, kaya manalangin ka. Kasi pachem, may tukso na ka, masakit na kang makawala na naman ka rin. Amen. Amen. Kaya po, purihin ang Panginoon sa tulong po ng inyong pananalangin. Emo po po tang mag-pray ka, emo po pero panehingin nito, Panginoon. Hilingin mo rin sa Diyos na tulungan niya tayong ma-overcome anuman po yung tuksong dumarating sa atin pong buhay. Amen. At ito pa po ang isang napakaganda, Luke 22:41-42. Ang sabi po niya, lumayo siya sa kanila, this is Jesus again, mga isang pukol ng bato ang layo at do'y lumuhod at nanalangin. Katuklong niya mo po itang nandinini, sabi niya, Ama, kung maari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Another power in praying is that the power to win over your will. Yung kapangyarihang
manalo yung kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban natin. What a wonderful prayer from Jesus himself. Although alam niya the reason that why he will be born is to die on the cross of Calvary, pero nung malapit na siya doon, ang sabi niya, kung maari, ilayo niyo po sa akin ang saro ng paghihirap na ito, ngunit huwag ang aking kalooban ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Para bang isang binatang nananalangin, Lord, burike talaga ni Lord. Pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. May mga kabataan pa bang lalaking ganon? Ayala, no? O basta, Lord, burike ni Lord, period. Nagpapasakop po ba tayo? Na yung kalooban po natin, alam po ba ninyo, when we pray, we are not trying to change the mind of God. Instead, dapat yung isip natin ang nagbabago. Nakuha po ba ninyo yon? Nananalangin ka hindi para mapasunod mo ang Diyos sa gusto mo. Nananalangin ka para mapasunod ka ng Diyos sa gusto niya. Are you with me? Especially during those moments na mahirap yung desisyong ginagawa natin. When it will cost us everything in our lives. Masasabi pa rin pa kaya natin, Lord, not my will but yours be done in my life. Itabang buring-buri mo na yung meto nga bagay, pero sasabihan ng Lord, pangeni, kamalis was, wait pa. Willing buba tayong maghintay? O sasabihin mo, Lord, ngeni na, I'll cross the bridge when I get there. Kaya kung minsan po, kasi maganda yung will natin, pero mas maganda yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya po napaka-importante that during the in times of prayer, tayo po ay natututong magpasakop sa Panginoon. Alam po ba ninyong kung minsan nilalabanan nyo ang plano ng Diyos sa buhay ninyo? Nilalabanan po natin kung minsan. May mga bagay na obvious na hindi na nais ipagawa ng Diyos sa atin, pero pipili tayo po. Naalala ko po noon, kubalo ko naman ating kung calling, pero mas buri ko itang mag-obra ko kesa kayang mag-serve ko King Charles. So sabi ko niyang mag-aral ko, ay itang pastora mi sabi na, ika ang magkain na ka Jonah yana, ay pastora, bisak pang mag-obra. Kaya sabi ko kang Lord, kahit 2 years mo Lord, makapag-obra ko. I mean it naman, kaya lang kapag pala nagtatrabaho ka, hindi naman ganoon ka agad. Amen. So sabi ko, after 2 years, ay ako pa bisa. Bisa pang mag-obra. Ala ka pang masyadong accomplice King BMO. Pero puriyan niya po yung Lord. May hire ko po kanita July. So pipit na neglect ko, although at the back of my mind, parang may nagsasabi sa akin, oh, time's up na. It's time naman to serve. Pero due to the call of needs, na neglect ko itang calling nga ito. So, mag 2 years ko pong July, pang August 18, meteya po itang kakatamong pastora. Amen? So, kung titignan po natin, kung minsan, I don't know po sa inyo kung may mga ganoong instances, may mga bagay na alam mong pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya lang, kung minsan, nilalabanan natin yung purpose ng Diyos sa atin. Kasi ating kang mas buring gawan. Kasi bala mo, ininggawan mo ngayon ni makabutiya kaya ka, makabutiya kayong pamilya mo. Masanting neman eh. Pero mayroong higit na mabuting kalooban ang Diyos sa atin. Sana po when that time comes that we need to choose, we can boldly say to God that, Lord, let your will be done, not my will. Magkaratsud, mirasta mo kitang state of surrender. Sabihin mo sa katabi mo, surrender. Surrender. Kuminsan naman, nakakarinig tayo. Naalala ko noon, I have heard a preaching about giving. And then may parang impression ng Diyos sa akin na ibigay. Kaya mo, itamuy eh. Itamuying keko, kailangan me. Pero masasabi pa rin kaya natin hanggang itamu, Lord, let your will be done, not my will be done. Amen? Amen. So kuminsan po, dumarating tayo sa mga sitwasyong ganoon na kailangan nating mamili between our will and the will of God. At sa tulong po ng panalangin, magtatagumpay po tayong piliin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Sabihan mo kayong kasiping mo, mas malaguya itang plano ng Lord para keka.
Balam po yaya kumbinsido. Bakit naman po yaya malago? God is all-knowing. God is omnipotent. Nebri na sabihan, alam ng Diyos ang lahat. Eh di mas maganda ang plano niya. Kasi yung plano mo, yun lang ang alam mo, ito lang ang nakikinita mo, but you do not hold the future. Eh siya hawak niya lahat. Yung kahapon, ngayon at bukas, magpakailanman hawak niya. Eh hindi ba dapat mas, logically, mas mainam na ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Siya ang pinakamakapangyarihan. Ini, a plano me. Manalakad kong up and down, may ki-swimming pooling ko, tangagyume. Maya niya namang i-drawing, pero ay Lord, agyune. Kaya niya, o mayroon bang mahirap sa kanya? Wala nga. Meron ba siyang hindi kayang gawin? Wala. Kaya hindi ba't mas mainam nga na magpasakop ka dun sa kalooban niya? Kasi we do not hold the future, but God holds the future. We do not know the future, but God knew the future. Eh hindi ba't mas mainam na ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya? So maging panalangin po natin ito, kagaya po dun sa panalangin sa Mateo na ang sabi po niya doon, not my will, mangyari nawang yung kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Mateo chapter 6 verse 9 to 10, ang sabi niya, apinini, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. Pwede po ba nating sabihin yun sa Diyos, naway maghari ka sa amin? At ano pa pong sabi niya? Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So nawa po ang kalooban ng Diyos ang patuloy po nating masunod sa atin pong buhay. Amen. At para mangyari yon, manalangin po tayo kagaya ng ating Panginoong Jesus. And one more thing, when we pray, we have the power to experience miracles. Kung minsan alam lang natin yung miracles, magbigay nga po kayo ng isang miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Oh, the first miracle is turning water into wine. Ano pa po? Ano po? Ah, binuhay na muli si Lazarus. Ano pa? Denning Row Kenny, magpakitang gilas kayo. Oh, feeding of the 5,000. Kenny? Feeding of the 3,000. At nangyari to, di ba? Oh, nanu po? Pero alam po ba ninyo, what is one thing in common? Jesus prayed before those miracles happen. When He fed the 5,000, anong sabi niya? Although it is a gesture, tumingala siya sa langit bago niya pinagpirapiraso ang tinapay. Even when Lazarus, He raised up Lazarus, ang sabi niya, I thank you, Father, for I know that you always hear me. And one more miracle ay yung when Jesus walked in the water. Pero tignan po natin what took place before Jesus walked in the water. Ang sabi po niya dyan, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang ano po? Upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Nung madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So prayer prepares us for our miracle. Kaya po napaka-importanting tayo'y nananalangin. Totoo po yun. Kasi atmosphere of faith ang ating ginagawa when we pray. Yes, God knew everything we need. Pero kapag tayo po'y nananalangin, ipinapahayag po natin ang ating pananampalataya din sa Panginoon. Parang sinasabi mong, Lord, ikay kailangan ko, kailangan kay ni Lord, ikay makagawa kanini. Amen? At naniniwala po akong naranasan po natin yan. May mga himalang ginawa ang Diyos sa atin during the time that we have prayed. And Jeremiah 33:3 says, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman.
Sa mga problemang dumaan sa atin pong buhay, may solusyong ibinigay ang Diyos na hindi man sumagi sa ating isipan. Sa mga problemang pagsubok na dumating, binigyan ka ng katatagan ng Diyos na hindi mo sukat akalaing makakaya mo. Kaya po, whatever you want today, there's a miracle of favor, there's a miracle of honor na binibigay ng Diyos para sa bawat isa. Kaya kung nanmeng kasiping mo, eka bibitiw kang Lord. Wa itang eta mo ag yung gawan ag yun ang gawan ning Ginoo. Katulad po nung persistent widow, di ba? Humihingi siya ng hustisya, pero yung hukom na naka-assign, masasya puso, masamaya, abisang mamaya hustisya. Pero king kakapilit nang mumunta ka rin, naning sabi na ning masamang hukom, sige na pen, ibiya ko ne. So maaring nga tikang lilingunan hanggang ini, ala pa, malabugya pa kisabon yung pusit na mangyari. Pero baluyo po, agyo ng palinawan, Lord, yan. Amen. Di agyo na kandi ng taong sumaup. Kaya ka, God can open door of opportunity para sa bawat isa. O kaya naman, nag-a-apply ka ng trabaho, paneda na ang sasabyan, we will call you na lang po, Ana. May puya na ka, amen. Bala nang mag-text, mag-ring, bala mo itang pipag-applyan mo na yung manaus. Pero ala pa mo rin, praise God, kung minsan sa mga panahong hindi mo masyadong ine-expect, dun pa darating ito. Amen? Amen. So kung mananalangin kang, sabi niya dito, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. And the last one, the power to restore what was lost. Luke chapter 22, verse 31 to 34. Ang sabi po niya dyan, pakibasa po ninyo. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ko na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito bago tumilao kang manok sa araw na ito ay tatlong beses mo akong ikakaila. Peter was restored to his calling. Yes, si Peter po ay nagkamali talaga, nagkasala sa ating Panginoong Jesus. Ito yung sinasabi niya sa kanya na manalangin ka upang huwag kang madaig ng tukso. Nevertheless, he was tempted to deny our Lord Jesus Christ. Pero there is one thing that is important here, ang sabi niya, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Napakatindi po ng effect ng panalangin ng isang tao sa kanyang kapwa. Ipinapanalangin po ba ninyo ang iyong bawat isa sa atin? Ipinapanalangin po ba ninyo ang inyong pamilya? Ang sabi ng Panginoong Jesus, oo, magkakasala ka. Amen. Mag-fail ka. Pero ang sabi niyang ganyan, ngunit ipinanalangin kita na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo yon? Ipinapanalangin kita. Ipinapanalangin kita. Kadalasan sa mga prayer request po natin, good health, long life, more blessing, favor. Pero dapat din po, isama na rin natin kapag inaalala mo yung kapatid, ipanalangin mo siyang huwag manghina. Amen? Kung may tukso mang darating sa kanyang buhay, mapagtagumpayan niya. Kung may failure man na darating sa kanyang buhay, ay makabangon siyang muli. Amen? And when Jesus was raised from the dead, he returned to Peter and asked him three times, Peter, do you love me? At noon nalungkot si Pedro because it reminds him of his failure. But Jesus did that so that to assure Peter na kahit anuman ang nangyari sa kanya, yung pagkakatawag ng Diyos ay mananatili. And then, Peter was one sa mga ginamit ng Diyos upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay mahayag. Amen? During that time sa Book of Acts. Kaya sa buhay po natin, do not forget to pray.
Because that prayer has the power to restore our soul. Gustong-gusto ko po yung kanta na sabi niya, times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. Kaway-kaway po sa mga kasing edad ng kantang yon. Ako lang. Aminin. Napakaganda po niya. Tapos sabi pa ng isang kanta, for there I find you waiting, and there I find release. Ano yung katuki, no? Ikaw yun namo pong bahala, kaya tang katuki. So sabi niya doon, for there I find you waiting, and there I find release. Amen. Sabi pa ng isang awit, Lord, you are my hiding place. Siya ang taguan po natin. Every time na talagang during those darkest moment and difficult moments ng buhay natin, wala naman talaga tayong ibang tataguan kundi ang Diyos. And in the presence of God, we feel that joy, we feel that refreshment na kailangan natin. Ito yung nagpapalakas muli sa atin. There is strength in silence. There is strength in silence. So yung alam mo na nariyan ng Diyos kahit hindi ka nagsasalita, pero alam mo pinalalakas ka ng Diyos. Kaya ito po'y nangyari kay Peter, at ito po'y isang napakahalaga din na dapat ay maiambag natin sa buhay ng bawat isa. Let us pray for one another. Because we do not know what battle they are going into. But because of our prayers, napapalakas po tayo, amen, at nagiging pagpapala ka sa buhay ng iba. Kaya kahit si Paul na napaka-powerful na evangelist, anong sinasabi niya? Every time na siya'y susulat sa mga churches, ipanalangin din ninyo kami. Nabigyan kami ng katapangan ng Diyos upang maipahayag namin ang mabuting balita. Pero napakaraming miracles ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, but still he seek to be prayed by other people. Kaya ganun din po tayo. Halimbawa, kami pong mga pastor, pinapanalangin niyo po ba kami? Hindi naman ibig sabihin na lagi kaming maganda, ay ganun. O lagi kaming nakatawa, lagi kaming, ibig sabihin, lagi kaming malakas. Hindi naman po ganun. Aba, may lalako ko rin po king kondisyon. Yan, na kung minsan hindi maganda rin ang sitwasyon ng buhay po natin. So let us pray for them. Tignan mo rin yung kapatid mo ngayon. Mukha ba siyang maganda? O nagmamaganda? Mukha siyang okay? Mukha naman, di po ba? Kasi nga, bago tayo pumunta dito, nag-aayos tayo, sinusuot natin yung pinakamagandang damit natin, pero hindi ibig sabihin lahat ng sa kanya'y ayos. Kaya po, be kind to one another. Instead of judging one another, let us pray for one another. Amen. So kunwari, pumasok ka, hindi ka nginitian, imbis na sabihin mong sungit-sungit naman ng sister na ito. Ang gawin mo na lang kapatid, ipag-pray mo siya, Lord, ano man po yung pinagdadaanan niya, kung bakit nakakalimutan niyang ngumiti, mapagtagumpayan niya. Hello? O kaya naman, hindi ka napansin, naglalakad ka, ba, si sister parang ang layo ng tingin. Imbis na kalyan, may nang sabihan mo, Lord, ano man po yung tinitingnan niya, makita niya. Malinawan ang kanyang isip kung ano man yung iniisip niya. Let us practice the blessing of praying for other people. Kapag po tayo nagbabiyahe, di po ba naikukwento ko sa inyo kapag nagko-commute, pray for them. Sa mga driver, iniisip po natin, napakainit ng panahon, pero dahil sa ikabubuhay ng kanilang pamilya, nagtitiyaga sila. Amen. So pag minsan I just yung nagsasambit lang ng panalangin na pagpalain mo sila, Lord, maraming pasaheros para naman marami silang maiuwi sa kanilang pamilya. Although that person does not know that you prayed for him, alam naman lahat ng Diyos 'yon. Amen. So praying for others will teach you to appreciate people and to see beautiful souls around us. Mabawasan man yung negativity sa isip natin at sa buhay po natin. Amen? Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, ngunit ipinanalangin kita. And even John 17 is a prayer full of love. Jesus prayed for us. Sa mga disciples niya na sila'y, ako'y,
sila'y tagarito, hindi sila tagarito, pero narito pa sila. Bigyan mo sila ng lakas upang kanilang mapagtagumpayan. Ipinanalangin din niya yung mga tupa na wala pa sa kanyang pastulan. Ipinanalangin niyang lahat yon. What a good God we have. Alam niya yung sitwasyon natin. Alam niya na mahirap mabuhay dito sa mundong ito. But still, He prayed and praying for us even now. Amen. Amen. Can we make that commitment to pray for one another? Tanungin mo yung katabi mo ngayon, sis, ano yung gusto mong ipanalangin ko sa'yo? Ang sabi niya, anong sagot nila? Blessing? Ano? Pera? Money? Salapi? nakuha po ba ninyo yung kanilang prayer request? So sabihin mo sa kanya, kasama mo ako sa pananampalataya sa katugunan ng iyong panalangin. Sabi ko, sabihan niyo, Karelo. Kasama mo ako sa pananampalataya sa katugunan ng iyong panalangin. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya ang sabi sa Galatians 6:1-2, mga kapatid, kung may nakagawa man ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. At isang tulong nga sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa ay ang pananalangin sa isa't isa. Amen? Ipanalangin ninyo ang iglesyang ito, ipanalangin niyo po ako, ipanalangin ninyo yung mga leader natin, yung mga workers natin, yung mga katabi mo dyan, ipanalangin ninyo sila, pati yung mga matagal nang hindi dumadalo, ipanalangin ninyo, purihin ng Panginoon that there is really homecoming na nangyayari sa buhay ng GRCC. Amen? Kaya yan lahat ay dahil sa panalangin ng bawat isa sa atin. So do not forget the power in praying. So to sum it up, nanuya po itang mumuna. And so the power to protect your choices, and then the power to overcome temptations, the power to win over your will, the power to experience miracles, and the power to restore what was lost. Sabihin mo sa katabi mo, manalangin tayo, kapatid. Amen. And expect miracles from our Lord Jesus Christ. Amen. Let us give God.